Ang kwentong ito ay nailimbag dahil sa kaganapang aktwal taong 1942. Walang eksaktong lugar. Pilipinas. Sa gitna ng ikalawang digmaang pandaigdig, bawat taong buhay at bansa na kasama dito ay may kanya-kanyang kwento at isa na doon ang kwento ng isang dalagang si Martina. Matindi ang kanyang sinapit noong nagkaroon na ng malalang engkwentro at nasakop na ng tuluyan ng mga Hapon ang Pilipinas. Si Martina ay 14 pa lamang noon, pero hindi na batang mag-isip at may sarili ng desisyon. Namulat siya sa putok ng baril, madudugong engkwentro at ingay ng paligid. Sa kasamaang palad ay maagang naulila si Martina. Nasawi sa giyera ang kanyang ama na boluntaryong lumalaban para sa bansa at ang kanyang ina na tagahatid ng pagkain ng mga sundalo nang madamay ito ng mabagsakan ng bomba. Napunta na lamang sa poder ng kung sino si Martina dahil naawa din ang mga ito sa kanya. Napunta sa mayamang pamilya si Martina kung saan siya ay protektado at may seguridad. Dahil noong mga panahong yun ay mas makapangyarihan ang mga mayayaman. Mayroon siyang komportabling lugar, maayos na pagkain at maayos na kublihan pag naabot sila ng gera. Pero hindi ibig sabihin noon ay maganda ng bigla ang kanyang buhay. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bahay ay pinasok ng mga Hapon. Pinatay ang mga umampon sa kanya at kinuha siya ng mga sundalo. Kaawa-awang panggagahasa ang ginagawa sa kanya araw-araw. Ginawa siyang babaeng parausan ng mga ito sa kampo. Iba't ibang lalaki at similya ang dumadaan sa kanya. Naging impyerno ang buhay ni Martina dahil sa pambababoy sa kanya. Nakatali lamang siya sa higaan ng nakahubot-hubad. Sinusubuan lamang siya ng pagkain upang hindi na siya tumayo. Ganoon ang grabing hirap na dinanas niya. Araw-araw siyang umiiyak at unti-unti nang nawawalan ng pag-asa dahil napakaliit ng tsyansa na makaligtas pa siya. Duming-dumi na siya sa kanyang sarili dahil sa mga nangyayari sa kanya. Nabuntis si Martina sa edad na 14. Bagamat siya ay naging parausan, hindi naman siya pinabayaan ng mga sundalo sa kanyang pagbubuntis. Dahil pumupuslit ang mga ito ng doktor upang patignan siya hanggang sa siya ay nanganak. Pagkatapos niyang manganak, pinagpahinga lamang siya ng 3 buwan at muli na naman siyang ginagahasa. Wala siyang kawala. Dahil kahit noong buntis siya ay hindi siya nilulubayan ng mga ito. Lalaki ang kanyang anak na pinangalanan niyang Bigor, na ang ibig sabihin ay lakas dahil ito na lamang ang kinukuhanan niya ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Bagamat siya ay ginahasa lamang at hindi niya alam ang tunay na ama ng kanyang anak, ay minahal niya pa din ito ng sobra-sobra at niminsan ay hindi niya ito itinakwil. Naging mabuti siyang ina. Tuwing gagahasain siya, ay inilalabas ng silid ang kanyang anak at ipinapalaro pa sa ibang anak ng mga Hapon sa labas. Unti-unti nang tinatanggap ni Martina ang kanyang kapalaran, hanggang sa isang gabi ay naalarma ang buong kampo. Sobrang daming nagtatakbuhan at nagsisigawan. Ano yan? Ano yung mga yon? Pakero! Rinig nilang sigaw ng isang Hapon. Napatayo naman si Martina at kaagad na niyakap ang kanyang anak. Nagmasid at nakiramdam siya sa paligid at unti-unti niyang napagtanto ang lahat. May mga aswang na nakapasok sa kanilang kuta. Bagamat natatakot, kinuha na yung oportunidad ni Martina upang makatakas.
dahil paniguradong mga Pilipino din ang mga aswang na yun. Bumangon siya karga ang kanyang sanggol at lumabas kung saan siya naroon. Nakita niya ang mga sundalong abala sa pagmamasid na halatang kinakabahan, kaya naman tumakbo na siya ng tumakbo. Habang papalayo, ay hinarang siya ng isang matandang lalaki na may nakakatakot na wangis. Batid niyang aswang ito, ngunit mas pinili niyang maging kalmadong. Takas na! Sumama na kayo sa amin! Ligtas doon! Wika ng matandang aswang. Sigurado po ba kayo? Huwag niyo sasaktan ang anak ko! Ako ang makakalaban niyo! Anak to ng sundalo sa kampo ng mga Hapon! Tugon naman ni Martina. Hindi kami nananakit ng Pilipino! Halika na! At baka maabutan pa tayo! Pagmamadali ng lalaki. Wala namang nagawa si Martina at sumama na lamang sa lalaki. May kalayuan din ang kanilang tinakbo at doon naman sila huminto sa isang kuweba sa gubat. Sa mga unang lakad ay madilim pa at sa unti-unti ay nakakita na siya ng isang gasera. Isang 100 tao siguro ang nakaupo doon at nakatingin sa kanilang pagdating. May bata, matanda, may sanggol. Doon na siya bumuhos ng iyak at nagpasalamat. Alam niyang ligtas sila ng kanyang anak. May mga kumausap din sa kanya doon na maging mapanatag dahil malalakas ang mga aswang at hindi tinatablan ng bala. Matagal na daw talagang pinaplano ng mga ito na iligtas sila at mabuti na lamang raw ay naisipan niyang lumabas dahilan upang mapadali ang pagligtas sa kanilang mag-inam. Sapat ang mga pagkain sa loob ng kuweba at puro masustansya. Alagang-alaga sila ng mga aswang. Doon na din sa kuweba natutong lumakad si Vigor. Malusog ang bata dahil sa kanya ito dumedede at unti-unting lumalabas ang gwapo nitong wangis. 2 taon ang nakalipas at nakalabas na sila ng malaya sa kuweba. Wala na ang mga Hapon sa Pilipinas at nagapi na sila ng mga Amerikano. Wala nang pamilya si Martina, kaya't sumama pa din siya sa poder ng mga aswang. Hangang-hanga siya sa mga ito, kahit minsan ay hindi pinag-interesan ng kanyang anak. Nakikita niya din minsan na may kinakain na tao ang mga ito, ngunit base sa mukha, ay alam niyang hindi ito mga Pilipino at mga sundalo ito ng kalaban ng bansa. Nagpapasalamat, ngunit hindi ganoon kagaan ang buhay kapiling ang mga aswang, na kung tutuusin ay parang ibang lahi lamang din. May mga gabi na hindi niya kinakaya ang mga nakikita niya na pagpatay ng mga ito sa biktima at mga gabing nakikita nila itong may ginagawang kakaibang mga ritual. Pero ang mahalaga ay hindi pa din sila nito sinasaktan at itinuturing pa din sila nitong mga kaanib. Dumating ang araw na may mga hindi kilalang panauhin ang pumunta sa kanilang mumunting pamayanan. May dalang sulo ang mga ito at halatang may kakaibang mga balak. Kaagad namang naalarma ang lahat at ang ilan ay nagpalit na ng anyo. Naunahan sila ng mga panauhin at sinilaban ang kanilang mga tahanan. Maswerte namang nakalikas ang iba at ang ilan ay lumaban. Nakapagtago si Martina kasama si Vigor sa isang talahiban, hindi kalayuan. Nasaksihan niya ang paglapa ng mga aswang sa mga panauhin. Winakwak ang mga katawan ng harap-harapan at walang kaawa-awang nilantakan ng mga aswang ang mga bangkay. Bago pa sumikat ang araw, ay naglalakad na sila papunta sa pusod ng gubat. Doon nila balak pagtayo ng panibagong kuta at pamayanan. Sa pusod ng gubat lumaki si Vigor. Hindi siya naging aswang, pero meron siyang pagkatao ng isang aswang
dahil lumaki siya kasama ang mga batang pasibol. Tila isang mandirigma ng mga aswang si Vigor at siya ang nagiging mata at tenga ng mga aswang sa mga nagiging laban nila dahil hindi naman tatablan ng kahit anong pangontra si Vigor. Madalas na pinapatay ng kanilang tribo ay ang mga kriminal at mga sundalong ibang lahi. Nang malaman kasi ni Vigor kung bakit wala siyang nakagisnan na ama, ay lumaki ang galit niya sa mga sundalong dayuhan, alang-alang na din sa kanyang ina. Pagtungtong ng 17 ni Vigor, ay isa na siya sa mga namumuno sa lupon ng mga aswang, kahit pa hindi siya isa sa mga ito. Kaisa na din siya sa mga nagbabasbas sa mga bagong sibol na aswang. Alam niya din ang kahinaan ng bawat isa sa mga ito, kaya napakalabo ng tsansang traidorin siya ng mga ito. Bakit hindi tayo pumunta sa bundok ng norte? Madaming kriminal ang namubugad doon. Madami ng bagong sibol ang nangangailangan ng pangunahing pagkain. Saad ni Vigor. Magandang ideya yan, Vigor. Wala tayong ititira sa lahi nila. Mapabata hanggang sa pinakamatanda. Sobrang dami nang nagbibinata sa ating tribo. Kailangan na nilang makatikim ng laman ng tao. Tugon ni Wantok, na kaibigan ni Victor na isang aswang. Gumaya sa mga Hapon ang mga kriminal doon. At alam niyong mas kinagagalit ko ang ganong senaryo. Kaya maghanda ang hukbo. Ipahid sa inyong mga katawan ang katas ng dumi ng mga hayop. Langisan ninyo ang bawat isa hanggang sa umalingaso ang sangsang ng ating samahan. Sigaw ni Vigor. Nagtawanan naman ang mga aswang na tuwang-tuwa sa sinabi ni Vigor at tila gustong-gusto ang suhestyon nito. Nagbigay ang bawat isa ng kanya-kanyang mga alulong at mga sigaw. Makakakain na naman sila ng karne ng mga tao. Maging si Vigor at Martina ay sanay na din ang sikmura sa pagkain ng tao. Ngunit silang dalawa lamang ang kumakain nito ng luto. Ayon kay Vigor, ang lasa ng karne ng tao ay parang pinaghalong manok at baka. Sobrang yaman ng karne ng tao dahil may kakaiba itong lasa. Kaya naman, nauunawaan nilang mag-ina kung bakit pumapatay ang mga aswang para lamang makakain nito. Magmula ng isa sa mga namuno si Vigor, ay hindi na muli pang dumanas ng taggutom ang tribo. Siya ang nagpaplano ng lahat ng pagsugod sa mga kriminal at mga taong nais kumalaban sa kanila. Para silang mga pulis na walang lisensya. Sa pamamagitan ng ganoon, ay nagagawa nilang makakain ng hindi nakakapirwisyo sa mga inosenteng taong. Dumating ang araw ng pagsugod sa bundok ng Norte. Hindi pa man sila nakakaakyat ay naamoy na ng mga alaga nilang sigbin ang mga patibong sa paligid. Kaya naman ginawa nilang maingat ang kanilang pag-akyat. Hanggang sa unti-unti nilang narating ang tuktok kung saan nakatayo ang mga kabahayan ng mga kriminal. Hindi naman na sila nagdalawang isip na sugurin ito. Segundo na lamang kasi ang paglubog ng araw at babalutin na ng nakakatakot na dilim ang paligid. Pinasok nila isa-isa ang mga tahanan at inatake ang lahat ng kanilang nakita. Ang ilan ay harap-harapan nilang kinain at ang iba naman ay pinatay lamang nila dahil iuuwi sa kanilang tribo ang bangkay. Madaming namatay sa kampo ng mga kriminal. Pero may ilang pa rin mga nakatakas. Nang makontento na ang mga aswang, nagbigay na ng hudyat si Vigor na bababa na sila ng bundok. Pagkabalik sa tribo, inilatag ang mga bangkay. Siniguro nila na bawat aswang sa kanilang lupon ay maaamoy ang mga ito upang malaman ang mga kamag-anak nitong makakasalubong at kaagad nilang gagawan ng hakbang upang patayin. Higit 20 ang kanilang mga natangay. Karamihan ay patay na
at ang ilan ay naghihingalo pa. Inilatag na nila ang mga kawa at siniliban, hudyat na magkakaroon na ng isang malakihang handaan. Samot-saring alulong at pag-angil ang pinakawalan ng mga aswang at sigbin, habang hinahain ang mga lasog na lasog na parte ng katawan ng mga taong kanilang nabiktima. Naghihiyawan pa ang lahat habang nilalantakan ang mga labi na mga biktima nila. Abot-tenga naman ang ngiti ni Vigor nang makita ang kasiyahan ng mga aswang. Anak, sabi mo madaming nakatakas kanina. Paano na lamang kung balikan tayo dito? Nag-aalalang tanong ni Martina. Huwag kang mag-alala, inay. Gaganti tayo palagi. Sabi ko naman sa'yo, kaya ko nang ipaglaban tayong dalawa. Wala nang makakapanakit muli sa atin. Tugon ni Vigor. Anak, hanggang kailan ka ba maghihiganti? Hanggang kailan mo ba uugaliin ang pagiging aswang? Gayong hindi ka naman kabilang sa mga ito. Saad ni Martina. Hanggat nabubuhay ako, inay. Malaki ang utang na loob natin sa mga kasama natin ngayon. Kung hindi nila tayo iniligtas sa poder ng mga hapon noon, malamang, di lang ako ang anak mo at kulang pa ang salitang binaboy ka para ilarawan ang mga pinaggagawa nila sa'yo. Galit ako sa mga kriminal, inay. At kung kaya ko, uubusin ko ang bawat isa sa kanila. Paliwanag ni Vigor. Bilib ako sa katapangan mo, anak. Pero kung pagod ka na, sabihin mo lang ha. Sasamahan kita magpahinga. Hiling ko'y maghilom na mga sugat mo sa iyong damdamin at matagpuan mo ang pagpapatawad upang gumaan ang loob mo. Paalala ni Martina. Lingid sa kanilang kaalaman ang isa sa mga numumuno sa lupon ng mga kriminal na aswang na sinugod nila ay nakasama sa mga nakatakas. Nagplaplano na pala ito ng pagganti sa mga aswang at sa hindi naasahang pagkakataon, umatake ang mga ito ng palihim at wala man lang nakapansin. Isang tanghali na malamig ang simoy ng hangin. Umalingaw-ngaw sa gitna ng gubat ang pagsisigaw ng isang lalaki. Nawawala daw ang kanyang sanggol, kaya kaagad namang inaksyonan ni Vigor at kinausap ang lahat. Alam niyo namang wala pang gumagawa ng pagkain ng mga sanggol ng ating mga kalahi, hindi ba? Umamin na kayo kung nakanino ang sanggol ni Jose. Vigor, wala dito ang salarin. Nakausap ko ang mga sigbin. May naamoy silang tao na umalis ng ilang oras ang nakakalipas. Marahil, yun ang kumuha ng sanggol ni Jose. Sigaw ng isang aswang. Lintik na! Ilabas ang mga sigbin at mga barang! Ipahanap ang lokasyon ng mga nangahas sa ating kuta! Sigaw ni Vigor. Alam ni Vigor na hindi sila mabibigo sa paghahanap dahil may mga aswang sa kanila na bihasang mambarang. Magagamit ng mga ito ang kanika nilang mga insekto upang matuntun kung nasaan ang sanggol ng kanilang kasapi. Oras lamang ang tinagal nang bumalik ang isang insekto. Ayon sa mambabarang, ang mga panauhin nila kanina lamang ay natagpuan sa hilagang parte ng gubat kung saan unti-unting muling binubuo ang panibago nilang grupo. Nagalit si Vigor at nagtala ng planong pagsugod. Kinagabihan, ang mga aswang ay nasa kahindik-hindik nilang kaanyuan. Kalat silang naglalakad patungong hilaga. Ang ilan ay gumagapang, lumilipad, at ang ilan ay patalon-talon sa mga sanga. Hinihintay na lamang nila ang hudyat ng mga sigbin upang sumugod. Batid nilang armado ang kanilang mga kalaban. Kaya naman, determinado silang mabawi ang sanggol ng kanilang lahi. Kahit pa malaki ang posibilidad na marami sa kanila ang malalagas. Sumugod sila ng palihim.
Hinanap nila ang amoy ng sanggol at kaagad naman nila itong natagpuan sa isang tahanan. Nagmatsyag sila at nasipat ang dalawang lalaking. Tinrabaho na yon ng mga aswang. Kaagad nilang sinaksak ang sentido gamit ang kanilang mga kuko. Nagpatuloy naman sila sa pag-aaligid at nagsimula na silang maglabas ng mga mapanlinlang na tunog. Ginagaya nila ang tunog ng sanggol at pag-iyak ng isang babaeng humihingi ng tulong upang lumabas ang mga nakakubli. Kitang-kita naman ang pagkaepektibo nito dahil marami rin ang nagpakita sa labas na kaagad naman nilang inatake. Dumami na ang mga lumalabas sa kanilang kuta. May ilan na ding mga aswang ang bumulagta at ilan sa mga tao ang nakain na ng buhay. Determinado na silang ubusin ang mga kriminal bilang ganti sa pagnanakaw ng supling nila. Hindi rin nagtagal at naubos na ang mga kalaban. Nagwagi ang mga aswang at nakuha nilang muli ang sanggol ni Jose. Masaya nilang binabaybay ang pabalik sa pusod ng gubat. Ramdam na ramdam nila ang pagkapanalo. Umaalulong pa ang mga aswang habang tumatakbo. Pansin nilang tahimik ang mga naiwan sa kanilang tribo. Kadalasan kasi ang mga naiiwan ay mga bata at nagbibinatang aswang, kasama ang mga matatanda at si Martina. Unang beses naging tahimik ang tribo at nakapagtataka dahil kadalasang hinihintay ng mga nasa tribo kapag mayroong mga ganoong kaganapan. Naunang pumasok si Jose sa kanilang tahanan dahil nais niyang ipakita sa mga anak niya at kanyang asawa na nabawi na niya ang kanilang sanggol. Ngunit laking gulantang niya nang makita ang kanyang pamilya na duguan at wala ng buhay. Nagsisigaw si Jose at sa kanilang nalaman ay nabahala si Rigor. Hinanap niya nang hinanap ang kanyang ina. Sa bawat bahay niyang binubuksan ay nakikita niya ang mga mamamayan ng kanilang tribo na wala ng buhay. Hanggang sa marating niya ang isang kubo. Pagbukas niya, nakita niya ang kanyang ina na nakadapa at tila natutulog. Medyo gumaan ang kanyang loob, kaya tinawag niya ang kanyang ina. Inay! Inay! Nabawi namin ang sanggol ni Jose! Anong nangyari? Bakit maraming namatay dito? Tanong ni Vigor. Tanging ungol lamang ang naging tugon ni Martina. Inay naman! Umarap ka nga dito! Bakit ka ba nakadapa? Sigaw ni Vigor. Unti-unting bumalikwas si Martina at tumambad kay Vigor ang tiyan ng kanyang inang duguan. Ngumiti sa kanya ang kanyang ina habang lumalabas sa bibig nito ang masaganang dugo at doon na gumuho ang lahat para kay Vigor. Gawin mo ang lahat na magpapasaya sa iyo, anak. Pasensya na. Hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko sa kanila. Sana huwag kang malungkot. Mahal na mahal kita, anak. Gustong gusto pa kitang makasama. Pero hanggang dito na lang siguro ako. Mahinang sambit ni Martina. Inay! Inay! Ikaw lang ang meron ako! Sambit ni Vigor habang lumuluha. Unti-unting binawian ng buhay si Martina sa kamay ni Vigor. Unang beses narinig ng tribo ang iyak ng pinakamatapang nilang mandirigma sa grupo ng mga aswang. Sa paglabas ni Vigor, karga ang bangkay ng kanyang ina ay ang pagsikat ng araw kung saan tumambad sa kanya ang ilang mga pamilya sa kanilang tribo na nagluluksa at umiiyak. Lahat ng mga bata at matatandang naiwan ay namatay. Nasalisihan sila ng mga kriminal kaya hinati ang kanilang hanay para lumaban sa mga aswang at ang ilan ay sumugod
sa kanilang tribo. Matapos mailibing ang mga bangkay, sinunod na ni Vigor ang nais ng mga matatandang barang sa kanila ang inumin ang isang makapangyarihang inumin upang siya ay maging isang ganap na aswang at maging napakalakas na aswang. Sa pag-inom niya ng likidong yun, nagbago ang pakiramdam niya sa kanyang katawan. Tumalas ang kanyang pandinig, pang-amoy at pangdama. Hindi na din sumasakit ang kanyang tiyan sa pagkain ng hilaw. Hindi din tumagal bago ideklarang gabunan si Vigor na isang pinakamalakas na aswang sa kanilang tribo. Naging kilabot sa iba't ibang lugar ang grupo nila Vigor. Naging panakot din sa mga bata ang pangalan niya dahil kilalang kilala ang kanilang samahan dahil mas pinalakas ang mga ito. Magmula noong naging aswang na si Vigor, kahit minsan ay hindi na muling nagapi ang kanilang tribo. Mas sinikap ni Vigor na pumatay ng pumatay ng mga kriminal at mga mapanakop na sundalo para sa kanyang pinakamamahal na ina na siyang dumanas ng lahat ng hirap para sa kanya. Habang buhay siyang nagpapasalamat sa mga lumigtas sa kanilang aswang sa digmaang pandaigdig. Wakas.